Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sa isang idlap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtatangis. Huwag kang lalakad na walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong muka ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang inuutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambayanan ng Israel ang ganito. Ang aking templo na siyang sagisag ng iyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mga ngayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyayari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa.
Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumika sa kanila. Ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, "Tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak ng suwail." Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugo nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag? Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Guro, ano po ang mabuting gawa
na dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa puntong ito, hinamon siya ni Jesus. Kung ibig mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. At sinabi nga noong kabataang lumapit kay Jesus na ginagawa na niya lahat ng mga utos, ano pa raw ang kulang? Sinabi naman ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumunod ka. Ngunit ano po ang naging reaksyon ng kabataan? Nang marinig ito ng kabataan, malungkot siyang umalis. Dahil siya ay napakayaman. Mga kapatid, ang kwento pong ito ay nagpapakita ng isang malalim na aral tungkol sa kung minsan ay nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Madalas po tulad nung binata, iniisip natin na ang pagsunod sa mga utos ay sapat na. Nagsisimba naman ako, okay na. Ako naman ay gumagawa ng mabuti, okay na. Nagdadasal naman ako, okay na. Ngunit, sa totoo mga kapatid, hinahanap ng Diyos ang kabuuang pag-aalay ng ating sarili. Hindi lamang 1%, hindi lamang 20%, hindi lamang 50% ng ating sarili. 100% ang hinihiling ng Panginoon sa atin na ialay sa Diyos. Isang handang pagbitiw sa mga bagay na nagiging hadlang sa ating tunay na pagsunod sa Kanya. Ang kayamanan po ng kabataan, isa lamang po itong simbolo na hindi lamang material. Ito rin po'y sumisimbolo sa mga bagay na pinanghahawakan natin. Kung minsan, masakit, mag-let go. Kung minsan, mahirap mag-let go. Subalit, mga kapatid, kinakailangan nating bitiwan kung minsan ang ating mga pinanghahawakan sapagkat ang mga ito kung minsan ay nakahahadlang sa pagsunod sa Diyos. Kung minsan po yung ating ambisyon, iyan yung mga ibang pinanghahawakan natin, ambisyon, karangyaan. Kung minsan yung ating mga takot, kung minsan yung ating mga insecurities, kung hindi po natin kayang bitiwan ang mga bagay na ito, bagamat masakit, bagamat mahirap, we have to let go and we have to let God. Kung hindi tayo handang ibigay sa Diyos ang lahat, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos ng buong buo. Kumusta ang ating mga sarili? Kumusta ang ating mga puso? Ito ba'y buo na iniaalay natin sa Diyos? Ang kalungkutan po nung kabataan sa kanyang pag-alis ay isang paalala sa atin na ang labis pong pagkapit kung minsan sa mga bagay na dapat na nating binibitiwan, ito po'y nagdudulot lamang sa atin ng kalungkutan at pagkabigo. Bakit ka mas nalulungkot? Bakit ka mas nasasaktan? Sapagkat ayaw mong bitawan. Bitawan mo na yung mga bagay na hadlang, yung mga bagay na hindi makabubuti sa iyo. Kung minsan ayaw nating bitawan, tayo yung ayaw bumitaw. Subalit mga kapatid, tinuturuan tayo ni Jesus na ang tunay na kayamanan ay hindi sa lupa,
kundi nasa langit. At ito po'y makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng radikal na pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, nung pong ako ay pumasok sa seminaryo, ako po'y isa pong guro, high school teacher po ako. Nung pong mag-decide ako na pumasok sa seminaryo ulit for the second time, sabi ko, Lord, Ikaw na ang bahala. Hindi ko alam kung anong meron sa hinaharap, hindi ko sigurado kung ako'y magiging pari. Subalit, Panginoon, iaalay ko ang aking sarili. Iiwan ko ang aking profesyon para sa iyo. At nung pagkakataong iyon, mga kapatid, nawala na nga po yung mga securities sa buhay ko, Lord, papaano na? Wala na akong trabaho. Subalit, ano po ang nangyayari, mga kapatid? Ang Diyos, tunay nga namang pag nagtiwala ka sa Kanya at sumunod ka sa Kanya, doon mo mararamdaman at matutukoy naroon pala ang tunay na kayamanan. Masaya po ako sa aking profesyon. Masaya po ako na isang guro na gumagabay sa mga kabataan. Subalit mga kapatid, noong ako'y nakabalik sa seminaryo, doon ko mas naramdaman ang tunay na kasiyahan. At sa biyaya po ng Diyos, after so many years, ako po ay naging isang pari. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na turuan tayo na bitawan ang mga bagay na nagiging balakid sa ating pagsunod sa Kanya. Ibigay natin sa Panginoon ang ating takot at bibigyan tayo ng Panginoon ng tapang upang makasunod tayo sa Kanya nang walang alinlangan. Magtiwala tayo kay Jesus na tunay na tumatawag sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa Kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa Kanyang kaharian. Ang ating itutugon, Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay, ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng ebanghelyo. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang binang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinibigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat. Kawalang hinihintay mula sa'yo na makiba kang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap nang kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na makiba kang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Na makiba kang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Announcement. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.